and ulam namin malunggay. Ito po, nagpipili ako. Ito na, malunggay. Maya-maya iluluto ko na to. Ito na po yung malunggay, tapos ko na pilian. Ito naman ang mga rekado niya. Kaanggata, giniling, bawang sibuyas luya, salt, siling green at labuyo, sugar, calamansi juice, and ginisamix. Ayan po, start na po ako. Ito na po. Halo ko na yung salt, calamansi juice, tapos haluin maigi. Sarap po ito pag naluto. Ito ay luto ng mga bicolana. Actually, ang nilalagay dito, pagi at saka pating. Eh kaso wala naman akong makitang pating at saka pagi. Wala sa palengke. Tapos, gigis ako na po. Ayan. Pagi talaga ang ninalo. Hindi na ginigisa. Nilalaga muna yung pagi tsaka mo pipira-pirasuhin ang maliliit. Tapos diretso na po yung sanyog. Kasama mo na lahat ng sahog kasama na sanyog. Pero ito, ginisa ko kasi hilaw pa yung giniling. Masarap po ito, kinunot. Kinunot ang tawag nito sa amin. Special din ang mga bicolana. Balikan po natin ang after 20 minutes. Thank you.
kalot. Kasi liliinaw siya, mawawala yung pagkasarap ng gata. Sa lumabot siya. Katanya. Isang nyug lang po ito. 3 cups ng sa rice cooker na takalan. Ayan po, masyadong magata. Sarap talaga. Kasi malakas ang gata kung kinunot eh. Sarap ng lasa. Asim-asim na manamis-namis. Ilalagay ko na po yung malunggay. Saglit lang po yan niluluto. Ito, lalagay ko na po yung siling labuyo. Gayahin niyo po, nako. Sarap, manggang na. Sakit na lang po yan. Talagang, kinunot na kinunot ang lasa niya.
karamihan sa amin sa probinsya, talagang pagi ang nilalagay at kapating. Ako lang ang nagpauso nitong giniling. Ito, luto na po ito. Ayan, luto na po. Kainan na naman. Off po na. Ito na po, luto na. Ayan po. Kain na po tayo. Maraming salamat sa panunood. Thank you.